mga pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang dulot ay biyaya, may aral na dala. Mabubuting pamana, handang handa na. Pamana TV na! Magandang araw sa inyo, mga bata! Isang masaya at dakilang araw sa ating lahat. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga pala, si Teacher Tipan, at ako ang makakasama ninyo ngayon upang kayo ay makapakinig ng panibagong kwento na mula sa Biblia. Maaaring niyo bang ihanda ang mga sumusunod? Lapis o ballpen? Papel o notebook? At coloring materials. Mamaya ay gagamitin natin ito sa ating activity. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay mananalangin muna sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay tatayo at ating ipikit ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, manaming hari, dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na ibinigay mo sa amin. At lagi namin ipinagpapasalamat ang bigay mo sa aming nabuhay at kalakasan. Patawarin niyo po sana kami sa mga nagawa naming kasalanan at tulungan niyo po kami na huwag na po namin itong maulit pa. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Sana po ay marami kaming matutunan. Gabayan niyo din po ang aming guro sa pagtuturo sa amin at tulungan niyo po kami na maging mababait na bata. Ito lang po ang aming hiling at ipinagpapasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Pagkatapos nating manalangin, mga bata, ay samahan niyo akong alamin ang tungkol sa paksa noong nakaraang pagsamba. Panuto. Alamin ang karuktong na salita tungkol sa kaharian ng Diyos. At upang madali nating masagutan, magpapakita ako ng mga larawan at mga letra na nasa kahon. Handa na ba kayo? Ang kaharian ng Diyos ay itinulad sa natatagong kaharian ng Diyos ay itinulad sa natatagong kayamanan. Ang talinhaga tungkol sa manghahasik. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi. Nakasabay ba kayo, mga bata? Wow! Magaling kung ganon! Alam nyo ba na napaka-espesyal ng araw na ito sa atin? Alam nyo ba kung bakit? Hali kayo, mga bata, at alamin na natin ang ating paksa sa araw na ito. Ang pamagat ng ating kwento na mula sa Biblia ay Ang Talinhaga Tungkol sa Kaharian ng Diyos, ikalawang bahagi. Ang kaharian ng Diyos ay itinulad sa perlas na mahalaga. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at binenta ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Mga pamana, ang kaharian ng Diyos ay siyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Binili ito ng Panginoon ng kanyang sariling buhay.
Ginawa niya ito dahil napakahalaga sa Diyos ng kabanal-banalang iglesia, katulad ng fairness na mahalaga. Kaya mga bata, lagi nating gagawin at susundin ng buong puso anuman ang mga gawain sa ating iglesia. Ang kaharian ng Diyos ay itinulad sa lambat. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa lalagyanan ang mga mabubuti at magagandang isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapakikinabangan. Kapareho ito ng mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga mabuti at iyahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy magnanangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipi. Ang kabanal-banal ng iglesia na siyang kaharian ng Diyos ay itinulad sa isang binhi ng mustasa. Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Ang mustasa ay may maliit na buto na kapag lumaki ito ay nagiging punong kahoy base sa Biblia, lalo na ang mustasa na matatagpuan sa Palestine. Katulad ng iglesia natin na maliit lamang noong nagsimula, pero ito ay unti-unting lumalaki at umuunlad upang pagpalain ang maraming tao. At dito nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Tiyak ako na may matututunan tayo. Ano-ano nga ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, ang 100th taong anibersaryo ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maligayang pagdiriwang ng kabanal-banalang Iglesia. Mga pamana, alam niyo ba na sa araw na ito ay ating ipinagpapasalamat at ipinagdiriwang sa Diyos ang 100th taong anibersaryo ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Dapat natin itong ipagpasalamat sa Diyos dahil simula noon hanggang ngayon ay minamahal at pinapatnubayan ng Diyos ang mahal nating iglesia. Ikalawa, bilang mga pamana, iwasan ang paggawa ng mali at gumawa palagi ng mabuti. Mga bata, narinig natin sa kwento na ang kaharian ng Diyos ay tulad sa lambat na nakahuhuli ng sari-saring isda na kinukuha yung mabubuting isda at tinatapon naman ang di magagandang isda. Tulad ito ng bawat aksyon natin na kapag palagi tayong gumagawa ng mabuti, tayo ay sa Diyos. Kaya sa araw-araw, anuman ang iyong ginagawa o kung nasan man tayo, tandaan natin na kapag gumagawa tayo ng mali, mayroon itong parusa mula sa Diyos at masamang gawain ito na di dapat ginagawa. Tulad na lang ng pag-iwas sa pagsasalita ng masama, pagmumura, pakikipag-away, pagsuway sa mga magulang at marami pang iba. Eh, gusto nyo ba na lalo tayong mahalin ng ating mga magulang at matuwa sa atin ang Diyos? Kung gayon, dapat na tayo ay maging mababait at mabubuting mga bata. Maliwanag po ba? Ikatlo, kahit pa tayo'y mga pamana pa lang, dapat malaki at maraming mabubuting gawa na ang ating ginagawa. Kahit maliit na bata pa lamang tayo, ay ugaliin na nating sumamba palagi sa Diyos. Tumulong sa gawaing bahay kung kaya na natin at damihan pa natin ang paggawa ng tama at mabuti sa ating kapwa. Isang drawing activity ang gagawin natin ngayon at alam kong nakahanda na rin ang ating mga kailangan. Sasabihin ko na ang inyong gagawin. Handa na ba talaga kayo? Panuto, sa isang malinis na papel, pumili ng isa sa mga pinaggayahan sa kaharian ng Diyos tulad ng mustasa, lambat,
perlas o iba pa. Pagkatapos ay kulayan mo ito upang gumanda. Sa ibaba naman ay sumulat ng maikling mensahe tungkol sa inyong natutunan sa kaharian ng Diyos. Tapos na ba mga bata? Tunay ngang kayo ay mababait na bata. Patuloy kayong makinig ng kwento mula sa Biblia at gawin ang mga aral na inyong natutunan upang kayo'y lalong maging mabait na bata. Kaya naman, ang ating memory verse ay mababasa sa Romans chapter 14, verse 17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Masaya ako at alam kong marami tayong natutunan sa araw na ito, at tayo ay magpapasalamat sa Diyos sa ating natapos na pagsamba. Kaya muli, tayo ay tatayo, ipipikit ang mga mata, at tayo'y mananalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos ka po naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na itinuro niyo po sa amin. Maraming salamat po sa kabanal-banalang iglesia na ibinigay mo po sa aming pamilya. At sana tulungan niyo po kami palagi na maging masunuring bata at mapagmahal sa amin pong mga kapatid, sa aming pamilya at mga kaibigan. At lagi niyo po sana kaming gagabayan at sasamahan. Ito lang po ang aming hiling at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli! Paalam! Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing, nagturo ka sa akin na kailanmin may pagmamahal. Pagsamantala'y misa muna, o puro ko sinisinta, maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Misa na, misa na, misa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Misa na, misa na, misa na muna, sa puro ko nagpapagal. Nispa na, nispa na, nispa na muna, aking kamag-aral na kinamahal. Nispa na, nispa na, nispa na muna, sa puro